Patuloy ang pagkalat ng mga wildfires sa ilang bahagi ng Europe, bunsod ng matinding init. Sa isla ng Sicily sa Italy, halos sumaabot na ng apoy ang ilang kalsada at mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Napapadasal na lang ang driver na ito habang dumaraan sa mausok na bahagi ng kalsada sa isla ng Sicily sa Italy. Makikita sa gilid ng kalsada ang malaking apoy mula sa wildfire. Oh, Jesus. Halos umabot na sa kalsada ang nagngangalit na apoy. Hanggang gabi ay ganyan pa rin ang sitwasyon. Umaabot na ang apoy sa mga bakal na railing sa gilid ng kalsada. Makikita ring umaapaw na ang apoy malapit sa isang tunnel na ito. Nagmistula namang bulkan na may lava ang gilid ng mga bundok kung saan sumiklab ang kabi-kabilang wildfire. Kabado namang tinitingnan ng ilang mga residente ang sulog na unti-unting tumutupok sa mga halaman sa isang bundok. Malapit na kasi itong umabot sa kanilang mga bahay. Dumating naman ang mga bumbero para apulahin ang sulog kaya't hindi na ito kumalat. Epekto pa rin ang wildfire ng matinding init na nararanasan sa Europa. Sa Sicily, umaabot ng hanggang 47.6 degrees Celsius ang temperatura. Kita sa kuha mula sa himpapawid ang tindi ng pagkakawasak ng firefighting plane na ito sa bansang Greece. Kagagaling lang ng eroplano sa pagresponde sa wildfire nang bigla itong bumagsak. Hindi na nakaligtas ang piloto at co-pilot ng eroplano. Isa ang Greece sa mga pinakamatinding tinamaan ng mga wildfire. Nasa 20,000 ng residente at turista ang inilikas doon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5! Mga kapatid, Gretchen Ho po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.